Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. Mag-haspi tayo ngayong araw. Mag-react muna tayo ng ating stain na gagamitin natin sa ating pang-haspi. So meron tayo ditong QDE o yung quick drying enamel color white, mga oil tinting colors, burnt amber, yellow ochre. Kung walang yellow ochre, maaari yung hasa yellow. At meron din tayo ditong lamp black. Ihahalo lang natin ito sa ating paint thinner para magamit natin bilang pang-haspi. So yung gagamitin nating kulay ay depende kung ano yung gusto nyong kulay. Bisitahin nyo lang yung ating mounting channel para sa iba't ibang klase ng kulay ng ating stain upang magamit natin bilang pang-haspi. At maaari din tayong gumamit ng mga templadong stain gaya ng mga oil wood stain. Depende na lang kung ano yung gusto nyong kulay ng inyong haspian. So bali itong ating haspian ay naigayak na natin ng epoxy primer, body filler at epoxy primer. At naghintay lang tayo ng kinabukasan bago natin ito hinaspihan. Bali sa paggagawa ng ating design ay maaari kayong gumamit ng ating paintbrush gaya ng ginagawa natin ngayon. Maaari din yung basahan para sa mga straight line na design at maaari din yung ating graining tools. Bali pagkatapos natin ma-haspian ito, maghihintay lang tayo ng isang oras at maaari na natin itong ipitan ng ating lacquer sunny sealer ng 1-2 patong at maghihintay lang tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Bali pagkatapos natin ma-prepare ang lahat ng yan, ay magtitimpla na tayo ng ating lacquer sanding sealer. Ang ratio natin dito ay 70-30, 70% ng lacquer sanding sealer, 25-30% ng ating acrylic thinner. I-apply natin ito ng 1-2 patong at maghihintay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan bago tayo mag-spray ng panibago. Pagkalipas ng 15 to 25 minutes, kukulayan na natin yung ating hinaspihan. So bali, ang gamit nating kulay dito ay yung ginamit din natin pang haspi kanina. Maaari natin itong gamitin bilang pangkulay kung hindi pa natin kayang gamitin yung mga penetrating wood stain o yung mga oil tinting color bilang pang-erase dito sa ating ginagawa. Karaniwang kasing ginagawa sa ating mga oil tinting color at penetrating wood stain, hinahalo natin ito sa ating lacquer sanding sealer upang magamit natin ito bilang pangkulay o pang-erase. Para sa mga kapinta natin na hindi pa kabisado ang paggamit sa mga nabanggit ko, maaari nyo itong sundan. Mas madali ito kumpara dun sa maghahalo pa tayo ng ating mga oil tinting color sa ating lacquer sanding sealer upang magamit natin bilang pangkulay. At isa pa, mahirap din mag-adjust ng ating kulay gamit yung ating spray gun dahil kapag kayo ay nasobrahan ng piga doon sa inyong spray gun, maaaring masunog o mabura yung haspi ng inyong ginagawa. Bali pagkatapos natin ito mapahiran ng ating pangalawang stain, maghihintay lang tayo muli ng 1 oras at iipitan natin ito muli ng ating lacquer sanding sealer. At maghintay lang tayo ng 15 to 25 minutes at maaari na natin itong gamitan ng ating top coat. Para sa ating top coat, gagamit tayo ng ating automotive urethane clear coat, matte finish o yung walang kintab. Ito yung ipanta-top coat natin dito. Dahil ito ay lagi napapatungan, pinili natin yung 2-component top coat. Dahil mas matibay ito kumpara doon sa ating mga single-component top coat. Dahil ito ay mayroong catalyst o hardener. Bali, ang ratio natin dito ay 3-1-1. 3 parts ng ating top coat at 1 part ng ating catalyst at 1 part ng ating reducer. Haluin lang natin ito ng hanggang 3 minuto. Hayaan lang natin mag-activate yung ating hardener doon sa ating catalyst bago natin ito maaaring i-spray. Patungan lang natin ito ng 1-2 patong. Maghintay tayo ng 5 to 10 minutes na pagitan bago ang kasunod na patong.
Hindi na natin ito kinakailangan gamitan pa ng papeldelia o sandpaper bago ang kasunod na patong. Siguraduhin lang natin na malinis yung ating area at hindi ganun kalakas yung hangin na sa ganun ay maging maganda yung paglatag ng ating taproot. At pagkatapos natin itong ma-top coat, maghintay lang tayo ng isa hanggang dalawang araw bago natin ito maaaring patungan. Hayaan lang natin matuyo at tumigas ng husto yung ating top coat bago natin ito maaaring gamitin. Pansamantala, hanggang dito na lamang muna ang ating step-by-step video, mga kapinta. Maraming salamat sa inyong panonood at shout out sa mga kapinta natin na nag-comment sa last video natin.